Hello, good day. Magandang araw po sa inyo lahat. Pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa advanced motion twinning. Okay? So, ito po ang ating lesson overview. Okay, so a little information about Motion Editor. Okay, ang Motion Editor ay hindi naman kailangan laging gamitin sa animation, pero kapag tayo magdi-deal ng pag tayo gumagamit ng motion twin, pwede natin siya magamit. It contains multiple properties that change at different times through the animation. Okay, for example, a racket that fades and rotates as it moves across the stage. Okay, the motion editor is an advanced panel that is integrated into a timeline, accessible only when editing a motion twin. Okay, so hindi ito available sa classic twin, kundi sa motion twin lamang. Okay. Rename muna natin yung ating project. Ito ay mahalaga sa mga ginagawa natin. Okay? Para alam natin kung anong pangalan, file name, at mismo kung saan natin hahanapin kung tayo nagsasave. Sige, lagay natin Advanced Motion Twin. Yan. Okay. So, i-select natin yung desktop and then save. Okay, so additional information again for motion editor. The motion editor also allow you to apply sophisticated eases to your animation similar to the easing options in the properties panel. However, the motion editor visually shows you how your eases affects a property curve. You can even apply different eases to the curves for each the properties of twin. Okay, so intindihin natin yung project file. Ito po yung project file natin. Taas lang natin to. Yan. So, yung project file natin nagko-contain ng limang layers. Okay, the background layer here. Excuse. Okay. Na hindi natin i-animate. Okay. Next is a China layer that contains movie clip. Okay. Paano natin malalaman kung movie clip yan? Okay. So, properties. Pwede natin puntahan si China rito. Okay. Makikita natin na movie clip yan kapag pinindot natin yung layer ng China. Okay. At pumunta sa object tab. Movie clip ang tawag dyan. Okay. So, ganito itsura. Pag button clip, it ba itsura niya. Pag graphic, ito. Okay, so movie clip yan. Ang original yan. Next is, the hand and the Chinese flag representing China. Yan. Sana ba yun? Yan. Ito mismo naka-highlight dito. Each of the middle three layers, US, Euro, and Yen, contains corresponding movie clip instance of a block representing those currencies. Okay, ito po yung currencies. Okay, currencies na iba't ibang bansa.
Okay. I-stage natin, okay, is set to 500 pixels by 500 by 600 pixels and the color of the stage is gray. Okay. So this is the stage. Ito po i-stage natin. Ang kulay niya ay gray. Ayan. Okay. Okay, so umpisa natin. Mag-add tayo ng motion tweens sa tatlong blocks. I-select natin from US, hold shift, tapos or click natin sa US up to yen para ma-hold na silang tatlo kung saan nag-highlight silang tatlo, or pwede natin gamitin itong selecting tawag dito, selection tool, tapos highlight natin, yun na yun. Okay, tapos gagawin natin right click. Pag ni-right click natin, meron tayong lalabas na option, create motion tween. Okay, automatically magkakaroon ng keyframes na 24 frames. Hello, check, check mic, check mic, check. Hello, check mic, check. Hello, check, check mic, check. Hello, check. Hello, check mic, check. Okay, so nagkaroon na siya ng 24 frames. Move lang natin yung playhead. Ang blue na to, ang tawag dyan ay playhead. Okay, so move natin yung playhead at the 24th plane. Hello, check mic. Okay, so inailagay na natin tong si playhead sa 24th frame. Okay, so i-hold natin, i-play natin, i-highlight natin si tatlo na nandito yung mismong playhead sa 24th frame. Tapos i-hold natin si shift. Okay, tapos iangat natin. Okay, kung hindi kayo sigurado sa pag-angat dahil meron tayong currency wars na wala pang frame up to 24th, baka kasi mag-overlap. Okay, mamaya pwede nating ilagay ulit dito si playhead 24th frame. Tapos i-type natin si Y na 160. Yun. Y lang. Si Y coordinates. Sinabi kasi yung XY, diba? Coordinates yun. Tapos Y vertical, X horizontal. Tapos check natin by pressing enter. Okay, so ganun po ang pag nagawa ni motion twin sa kanya, inangat. Okay, so may mga parte pa na hindi pa natin nakikita, which is the currency wars, yung background natin, tapos si China, which is the kamay,
o yung hand, tapos with the, with its blood. Okay, so paano natin pakilaman o gagamit gagamit ng motion editor or i-refine yung motion twin natin, kasi parang andal niya yung pag-planein natin, parang sobrang bagal. Okay, so punta tayo dun sa US, click lang natin any frame in between first and 24th frame, tapos right click natin, tapos refine motion twin, not remove, refine. Okay, so makikita natin yan, pwede natin itaas, at habang tinaas natin, syempre hindi natin makikita to, pindutin natin tong drop down arrow, fit in window. Okay, so makikita natin si X and Y. So ganito ang itsura ni Y. Okay, reaching 24th frame ito. So ang gagawin natin dyan is pakikilaman natin yan. Okay, so pag click natin si location X and Y. Okay, so si X horizontal lang, si Y which is vertical yan eh, actually. Okay, so si Y lang tayo. Okay, so paano natin maikakaroon ng easing yung mismong motion editor nitong US? Paano natin mapakikialaman? Okay, by pressing this one, anchor point. Okay, nakabukas to. Ang gagawin natin dyan ay pakikialaman natin yung property curve. Okay, nandito si 20th frame, 21 to. Okay, dito lang tayo. Okay, pinindot natin yung linya katapat ng 20th, 21st frame. Okay, so ilalagay natin siya sa 200 pixel mark na kung saan nakatapat si 200, nakatapat siya sa 250. Baba natin siya sa 200. Yan. Okay, papansin mo pag in-enter natin, meron nakakatuwang easing CUS. Okay, ang gagawin natin, magsa-select ulit tayo, mag-add ulit tayo ng anchor point. Doon tayo sa frame 5. Ito si frame 5. Gamit tayo ng anchor point. Tapos i-drag natin siya hanggang 8. Di ba, nagpunta tayo sa 5. Okay, pwede natin siyang i-drag sa 8. Okay, subukan natin. Enter natin. Okay, so nag-iba yung movement ni US. Napansin nyo, una sabay-sabay lang sila. Okay, next. Ang pag-test ay press enter lang. Okay, so let's change the curvature of the motion editor or the property curve. So ang gagawin natin ay ngayon, click natin yung anchor point ng 21. Okay,
So it in 21st frame. Gagawin natin, ibababa pa natin siya sa 150. Tingnan natin kung ano itsura niya. Hindi natin siya ililipat ng frame. Yan. Let's see. Yun. Tapos enter lang ulit natin para makita natin yung mismong galaw niya. Okay. Tapos i-select natin. May tip muna tayo. Option Alt click an anchor point. Okay. To remove its direction handles, converting it to corner point without smooth curves. So, yan na pang pagkakaiba nila. Okay. So, yun ang tip. Converting it to a corner point without smooth curves. Okay, let's select again the 8 anchor point, frame 8. Tapos i-drag natin sa right. Hanggang 10th frame. Yun. Subukan niya natin to. Baba natin. Chapter na siya. Control Z lang para bumalik lang sa dati. Okay, so nasa na tayo. Deleting anchor points. Paano tayo magde-delete ng anchor point or points? Tip natin, hold down shift to constrain the dragging motion, vertical or horizontal. So, if you are moving it in restricted manner, you must hold shift para dalawa lang ang direction niya pwedeng puntahan, vertical and horizontal. Okay, pwede natin gumamit ng arrow keys while holding shift. Let's see. Excuse. Okay, so yung arrow keys pwede lang natin gawin up or down, not left and right. Okay, so next tayo. Deleting property curves. So kung gusto niyo mag-delete ng property curve, click remove twin for selected properties or property here. Pag ginawa niyo yan, mariremove ang twin. Okay, pati na rin yung property curve. Okay, so ganun lang po yun. Babalik ka ulit, magkakaroon ka ulit ng motion twin. Gagawa ka ulit yung movement pataas. Okay, viewing option of the motion editor.
Ito po yung viewing option ng motion editor natin. Pwede nyong palakihan hanggang sa pinakamalaki para mas mukhang detail at accurate yung paggawa ninyo ng sophisticated motion. Okay? Dahil sa 100% lang ang ano ko, ang nilagay ko, kahit maliit lang screen ko, pwede na siguro yan. Pwede ko naman lakihan eh. Para mas okay yung pamimili ko ng smoothness ng galaw niya. Okay? Balik ko lang sa 100. Kasi by default yan. Okay? So next naman tayo. Copying motion or property curve. Siyempre, dapat naka-highlight si Y, property curve. Tapos, right-click, then copy. Tapos, close natin yan. Punta tayo kay Euro. And then, open natin by double-clicking. Or, i-click mo lang kahit ano dyan. And then, refine motion twin. Tapos, kailangan naka-highlight si Y. And then, paste to fit current range. Dapat ganun, hindi paste lang. Okay, so tingnan natin kung ano yung itsura niya. Okay, so kinopyan niya. Anong pagkakaiba ni copy lang versus paste to fit current range? Pag ginamit natin yung paste to fit. Okay. Ima-map niya yung beginning and end points of the copied curve, which is the US. Okay? Hanggang dun sa destination niya. Simple paste command will paste the exact property curve. Okay? Na same din sa US. Nakapag-paste natin ito from US property curve to Euro. Okay? So, mag-a-adjust siya mismo base dun sa property curve ni US. Okay? Subukan din natin itong isang to. Kay yan naman. Or pag hindi umayon sa ating panlasa, ay pwede nating ayusin mano-mano. Okay, so guess okay na yun. Masyado kasing mataas si okay, kung mapapansin ninyo, ineben natin yung property curve ni US kasi sobrang taas niya. Pinantay natin sa 21st ng lahat. Okay, tinan natin kung halos pantay yung spacing halos. Tapos pagdating kay US, hindi siya umabot dito. So, dito lang siya. So, dapat iangat natin ang pinantay natin kasi yan yung pinaka kihinto yung tatlong currency. Okay? So, makakatulong si paste to fit current range.
Okay, hello. Ito naman ngayon ay mag-a-add tayo or magduduplicate tayo ng entire motion twin. Halimbawa, gusto natin kopyahin yung motion twin ni Euro by selecting the layer Euro, or pwede natin gawin na select lang natin yung sa timeline kahit ano dyan, tapos press shift, tapos select again. Ganun. And then copy. Copy motion. We want the motion twin to be copied and pasted, and paste it to Euro layer. You may do so. Okay, so kung gusto mong gayahin lang yung motion ni mismong Euro, pwede mong gawin yun. Okay, so napapansin nyo, halos dumikit na siya. Kasi nung control Z ko lang ha. So, ganyan ang movement nila nung una. Okay? If you want to copy, if you just want to copy the motion or the twin of Euro or any layer here na merong motion twin, pwede mong gawin. Okay, so magiging ganito yan. Kung anong kinopya mo, ganun din yung mangyari sa kanya sa pinagkopyahan mo. Halos nagkadikit lang sila. Okay? Or inungusan sila ni US currency. Okay, so nag-stop sila sa gitna. Okay? So next natin gawin, lagyan natin lahat ng keyframes sa 90 at keyframe sa lahat ng layer. Gawin natin is insert tab, timeline, then keyframe or frame. Yan. Okay, pwede tayo sa China layer dito sa 40th frame, insert, or pag gusto mo ng hotkey, press Fn or function and then F6. Okay, tapos i-select natin yan, tapos create motion twin, right click, create motion twin. Punta tayo sa 55. Okay, paano natin gagawin yan? Okay, sa motion, gamit si playhead, tapat natin si playhead sa 55. Okay, hold natin ang shift, tapos i-drag natin si select, pinatid mo natin selection tool, hold natin si shift, tapos si China hatakin natin. Okay, yung tipong babangga siya doon. Okay, hanggang dito lang siya, babangga. The rest wala na, wala nang animation. Tapos select natin si keyframe 56. Tapos split motion natin. Pag kina-split natin yung motion, select natin anywhere between 56 to 90th frame. Tapos right click, remove motion twin. Mawawala yung motion twin niyan. Okay, so ngayon mag-a-add na tayo ng mismong matawag dito, eases sa mismong editor, motion editor. Click anywhere between 40 to 55, right click, refine motion twin, or kapag gusto mo na mas mabilis, double click mo lang. Okay, tapos iangat natin ito para makita natin. Mag-automatic naman ito na mag-shrink o lalaki kapag fit in window pinili mo. Na kung saan kapag inatak mo pataas pababa, mag-fit lang siya sa window na available na laki para sa kanya. Okay, so X and Y tayo. Dahil ang movement ni kamay is X, horizontal lang, punta tayo kay X.
gagawa tayo ng eases para maging smooth. Okay, pwede natin si ease, pwede natin simple, pwede natin gamitin si ano pa tawag dito? Nakalimutan ko tawag dito eh. Check ko. Okay, basta yun. So, hover natin, hanapin natin si fast. Tapos dito sa part na to, baguhin natin. Gawin natin negative. Okay, 60. Type natin yung mismong value. Tapos enter lang natin. Tapos click anywhere from the outside of motion editor. Kung napansin nyo, yung curve nagbago. Control Z natin. Okay, so ganyan lang po itsura niya. Okay, so mag-ease tayo. Lalagyan natin ng ease. Yung ease parang smoothness yun eh, ng paggalaw niya. Tapos binago natin yung value from 50 positive to negative 60. Tapos click anywhere outside the motion editor. Tapos lalabas tayo, double click na lang ulit. Okay. So ang papansin po ninyo is pag binagba natin to, tapos enter natin. Okay, so malayo yung pagkakaiba niya. Bumilis siya, parang accelerate, nag-accelerate siya. Okay? Para mabanggaan niyo yung tatlong currency. Posible bang maalis natin yung mismong ease? Posible. Okay, ito yung ease natin, simple, fast. Pwede natin baguhin yan to no ease. Pintiin lang natin. Babalik ulit siya sa dati. Yung parang andal ng ease niya. Parang constant lang siya. Constant, a straight line. Okay? Saglit. Layer, click the US from 55th up to yen para ma-highlight siya. Sorry, hindi, ano na lang, click mo yung US downward up to yen, tapos right click natin, tapos split motion, kakaroon siya ng frame dyan, keyframe. Okay, tapos si playhead lagyan natin sa 90. Tapos atake natin dito sa stage C US. Oops. Mag-ingat kayo kasi baka mahatak nyo iba. Okay, so sa 90th frame ganyan nangyari kay US. I-move natin using transform tool Q. Here Q yan. Atakin din naman natin si, pwede natin tabi lang sa kanya. Tapos i-move natin, i-bind lang natin yung pwesto niya. Tapos ito, rotate lang din natin ng 180 degree. Okay, so mag-a-animate tayo ng bounces. Check natin. After nito. Okay, so ganyan ang bagsak nila. Papakailaman ulit natin yung motion editor nito. Between 55th frame to 90th frame, right click, just click any frame, tapos refine motion twin, tapos lalabas na si motion editor na kung saan papakita niya yung motion niya nangyari kay US, kasi si US yung binuksan natin yun, dahil pa pinaghalong horizontal and
vertical ang galaw niya. Dito muna tayo sa Y dahil bubagsak siya. Mag-add tayo ng ease. Tapos mag-animate tayo ng bounce. Parang bumagsak siya na parang tatalbog-talbog na parang bola pero hindi siya bola. Parang ganun lang yung pinipicture out natin. Fast, no, not that pala. Bounce and spring. Tapos bounce in. Okay. Tapos dahil si US yan, lagyan natin ng 5. Okay. Check natin. Play natin. Okay, so ganun yung bounce ni US na parang bumagsak na bola. Parang nagmimimik tayo ng halos natural na na pagbagsak ng isang bagay. Depende yan siguro kung anong babagsak ang rubber ba yun or matigas sa bagay. So depende yan kung ilang beses, kung ano yung property niya. At dahil nag-move siya, kahit bumagsak siya to its horizontal direction, pwede natin pakialaman at lagyan natin ng ease ito. Lagyan natin ng simple, ease, tapos fast. Dahil sa binangga ka, binangga yung US, pwede na 50 ease. Okay? Pag positive kasi mas tuturpet o mas tatalsik. Pag negative kasi in X direction or horizontal direction, pag negative, parang yun yung kabaliktaran niya. Okay? Di ba parang Cartesian plane? Positive lahat nasa right. Okay, depende yan. Okay, next is its okay na yan. I-double click natin para masara natin. Ganun din, pakialaman natin yung double click or click in between 50 to 90 at tapos refine motion twin. Same lang din ang process nun. Tapos Y, di ba? Sorry, sa Y muna tayo. Add ease, tapos bounce in, bounce in spring, bounce in ang pinili natin kasi tumatalbog. Dahil sa mas mababa siya kay US, pwede natin buwasan yung easing niya ng 4. Pwede na yan kasi basi US is 5 yung ease niya. Tapos ito naman, si X, add tayo ng ease, fast pa rin. Pero buwasan natin, gawin natin 45. Or pwede rin naman pare-pareha sila na 50 kasi it's pantay-pantay naman sila when it comes to horizontal movement or motion. Okay, so paano ko aalis dito is double click lang yung binuksan na layer sa timeline, tapos sa yan naman double click or click any keyframe in between 50 to 90 at tapos right click refine motion twin. Dito muna tayo sa Y. Add tayo ng ease, tapos bounce and spring, bounce in pa rin, pero bawas tayo ng tatlo kasi, di ba? 5, 4, 3. Parang tatlong talbog. Limang talbog sa US, apat talbog sa Euro, tapos tatlong talbog sa Yen. Tapos for its horizontal movement, X. Simple, tapos pass pa rin, fast. Okay. So yan, na-apply na natin yan. Close na natin. Subukan natin kung ano yung tsura nila. Baba natin to. Tapos play enter. Yun. So yun. Ganun lang ang paggawa ng easing. Okay? So kung natuto po tayo, pwede natin i-like, share at subscribe. Okay? For more on animation using Adobe Animate, pwede tayong pwede natin i-share to. Okay, thank you. That's all.